Yun nga boss, no? Ang ganda ng view dito. Ay, no? Yan! San Juanico Bridge! Dadaan ulit kami! Ayan, mga boss. Ayan. Ayan si Mama Mary. Tapos, eto si ano. Ayan si Papa Jesus. Ano yan, no? Siguro mga boss, kung ano to, asa mga bandang Batangas or Quezon lang to. Maraming magra-rides dito eh, no? At mga magiging dayuhin to ng mga riders. Yun, mga boss, no? Thank you mga boss, at tumigil na yung ulan mga boss. Mabubuksan na natin yung camera natin. Time check mga boss, 7:46 ng umaga. Nandito na kami mga boss, malapit sa Tacloban, Tacloban City. Dumating kami kanina mga boss, dyan sa may Binet, San Ricardo, Lite. Ay mag-aalas 3 ng madaling araw. Ang lakas ng ulan mga boss, simula dun sa Lipata. Ang lakas ng ulan hanggang sa dito, sa may San Ricardo, Lite, no? At hanggang dito pa, sa may malapit na sa may Subud, ang lakas pa rin ng ulan mga boss. Pero binakbak na namin mga boss, kasi mabagal lang naman yung takbo namin, eh, no? 40-40 lang. Yun. At ngayon ay umaga. Nandito na kami ngayon sa malapit sa Tacloban, eh, no? Mga siguro 10 kilometers away, Tacloban City na. At kahit paano mga boss ay hindi pa naman tayo inaantok. Hinahabol natin mga boss na makarating tayo ng mas maaga-aga dun sa Alin, para at least hindi tayo magmadali masyado, eh, no? Para may oras pa tayo. Yun! Sayang mga boss yung mga view na dinaanan natin kanina, eh, no? Hindi natin nakuhanan dahil yun nga, umuulan. Hindi ko nga alam bakit ganun dito sa Leyte, no? Palaging umuulan. Nung papunta kami dun, ang lakas ng ulan. Ngayon naman, umulan pa din. Pero pagdating naman dito sa may bandang Tacloban, ay hindi na, eh, no? Ayan, no? Tikitang-kita nyo naman mga boss. Tuyong-tuyo yung kalsada. Pero doon, ang lakas talaga mga boss. Sobrang lakas. At hindi na rin ako nagbukas ng camera, eh, no? Kasi ganun din naman, pag nagbukas tayo ng camera, hindi rin naman natin masyado makikita dahil gabi pa. At saka wala rin tayong maririnig, kasi pagka nilagay natin yun sa waterproof case niya, ay hindi rin pwedeng lagyan ng external mic. Yun. At okay naman mga boss, so pa yung ating biyahe, no? Wala naman tayong naging abiriya. Sana ay tuloy-tuloy na to mga boss, no? Sana ay hanggang sa makarating na tayo ulit sa Laguna, ay ganito na ang ating biyahe, walang abiriya. At okay ang lahat mga boss, nakikisama, eh, no? Pati panahon, unti-unting nakikisama sa atin mga boss. Up. Yun, may nakita tayong kainan mga boss. Balik lang tayo kasi kanina pa tong anak ko, kanina pa nagugutom. Dun, meron din pala sa unahan, eh, no? Yun, kain muna tayo mga boss. Dahil yung anak ko kanina pa nagre-reklamo, gutom na daw siya. Kaya yun, kain tayo. Kain muna tayo mga boss, dito tayo sa may Tacloban, eh, no? Kain muna tayo. At gutom na tayo mga boss, pati yung anak ko gutom na rin, ano? Yan, ulam natin bulalo. Ayan ah. Muntikan pa tayong matumba mga boss, ano, kung kailan pa ano na tayo, patigil na tayo. Yung gulong ay tinamaan niya yung bote. Bote ng ano, plastic bottle ng Coke. Muntikan pa tayong matumba. A few moments later. At yun mga boss, lagpas na tayo ng ano, luwagpas na tayo ng Tacloban. Dadaan na ulit tayo sa San Juanico Bridge mga boss. At yun mga boss, oh, yan, leaving Tacloban City. At sa unahan ay San Juanico Bridge na. Yan, oh.
Yan mga boss, lagpas na tayo ngayon ng ano mga boss, ano? 40 kilometers na tayo mula dun sa ano, sa Tacloban mga boss. At ito na yung mga lugar mga boss kung saan napakapangit ng kalsada mga boss. Ayan, oh. Tingnan nyo mga boss. Yan, Cagayan yan. Ah, itong delikado mga boss kapag kagabi. Ito yung mga kalsada na talagang paghahandaan mo kapag ka pupunta ka rito. Ayan o, oh. Sa gitna ng kalsada mga boss. O, oh, yan o. Oh. Yan, pag nadaanan mo yan at medyo mabilis-bilis yung takbo mo. Kawawa ka dyan mga boss. Kung kayo ay dadaan dito, mas maganda o mas mainam siguro kung dadaan kayo ng umaga. Kasi at least, kita nyo yung kalsada mga boss. Huwag kayong dadaan ng gabi hanggat maaari. Kasi talagang sobrang lubak mga boss. Mabibigla ka na lang kahit sa umaga. Hindi mo masyadong makita, lalong-lalo pa sa gabi yan. At yung motor ko nga mga boss, ilang beses nang tumukod yung tinidor nito. Yung shock nito, ilang beses nang tumukod, tunog ng tunog. Ayun o. Yan mga boss, oh, yan. Yung lalim, nasa gitna ng kalsada yan mga boss. Pag nadaanan nyo yan, hindi mabilis yung takbo mo, kahit mga nasa 40 lang takbo mo. Pag nadaanan mo yan mga boss, at hindi ka nakakontrol, diyari ka na dyan. Lalo kung malalim. Sigurado. Hindi ka sumimplang, sira motor mo. Maganda sana siya mga boss, no? Kasi walang masyadong nadaan. Pero ang problema din naman yan, no? Yung mga kagaya niyan mga boss, oh, ito dadaanan natin yan, ha. Oh. Yun, minsan may mga pwede ka pang option na maiiwasan mo pa siya. Pero kung minsan talaga ay halos wala na. Wala ka ng option kundi daanan at dahan-dahan mong tagain yung mga ganyang lubak. Ayun, no? Yan. Yan, gagaya nito mga boss, oh. Yan, oh. Sa gitna ng kalsada yan mga boss. Kapag kagabi hindi mo yan mapansin, medyo nakatakbo ka ng medyo mabilis-bilis. Kahit 40 ganyan. O sa atin yung 40 mga boss, kung sa patag na daan yan, okay lang yan. Hindi yan ganun ka bilis. Pero kapag ka sa mga ganung kalsada mga boss, kahit 30 lang takbo mo, ay mabilis na yan mga boss, eh, no? Pag nadaanan mo yung mga ganung lubak, sigurado talsik ka dun. Yan o, tinan nyo mga boss. Yan o, sa gitna ng kalsada yan mismo mga boss. Ang mahirap dyan kapag ka may sinusundan kang ganito, tapos hindi mo mapansin yung pinakalubak. Yun ang mahirap kasi hindi mo makita yung nasa harapan, kung anong klaseng lubak yung nasa harapan. Yan. Kaya gaya nito mga boss, oh. Yan, oh. Yun, oh, ang lalaki. Pero kapag nakalampas ka na dyan sa San Manico Bridge mga boss, sa papunta dyan sa Tacloban, hanggang doon na yan, sa kung saan man kayo, tatawid mo kayo ng Mindanao, maganda na ang kalsada niyan mga boss. Pero dito, simula dito sa Tacloban papuntang Alin mga boss, nako, mag-ingat kayo. Kung hindi masisira yung motor nyo dito mga boss, madidisgrasya kayo pagka hindi kayo mag-ingat dito. Paalala ko lang sa inyo, ano, para at least maging safe tayo lahat, pare-parehas. Nakailang uwi na ba ako na nagmotor? Dalawa. At yung wala pa akong motor, nakailang uwi ako na nagbabas lang kami. Dito talaga, talagang sobrang ano, sobrang sira-sira talaga yung kalsada. Hanggang ngayon mga boss, ilang taon na to, ganito talaga. Habang tumatagal, lalong lumalala. Ayan, oh. Kahit noong mga time pa mga boss na ano, nagbabas pa ako pagka umuwi ako, ganyan talaga dyan. Sobrang pangit ng kalsada. Hanggang ngayon, lalo pang pumangit ng pumangit. No!
God, please, no! No! Yun, yun lang mga boss, yun, paalala lang sa ating lahat ng mga riders na mag-ingat palagi, lalong-lalo dito sa lugar na to mga boss, kung kayo magbabalak o magpaplano na pumunta rito o umuwi sa inyong mga probinsya na magmumotor, lalo kung first time kayo. Ako nga mga boss, nakadalawang uwi na ako, pali pang apat na daan ko na yan dyan sa ano na yan kasi balikan. Hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako mga boss, no? Bibigla pa rin ako. At kaya mga boss, mas maganda kung talagang tansahin mo yung oras na madadaanan mo dito ay umaga. Kabisaduhin mo, pag-aralan mong maigi yung takbo mo at tansahin mo yung lugar na to na umaga ka dapat dumaan. Kasi pagkagabi, medyo alanganin ka dito mga boss. Medyo tagilid ka sa lugar na to pagkagabi. Paano masabi? Ayun mga boss, time check mga boss, alauna ng hapon. At nandito na tayo, malapit na tayo sa Alin, eh, no? Siguro mga 2 oras nasa Alin na tayo mga boss. Pahinga muna tayo mga boss kasi pinagpahinga ko muna yung gulong ng motor ko kasi sobrang init na. At para medyo malamig-lamig naman. Andito kami ngayon mga boss sa ano, sa ilog na ayun, no? Ang gandang ilog mga boss, no? Ayun, no? Malaki, napakalaki. Tapos may parang seawall. Siyempre ito tulay. Medyo binakbak ko ng konti kanina mga boss kasi alam ko medyo gagabihin na naman kami kapag hindi ko binakbak, no? Kaya medyo binilis-bilisan ko ng konti. Bumawi ako dun sa daming mga lubak mga boss na halos 20 lang ang takbo natin, no? Mayat maya may lubak. Yun. Bumawi tayo ng konti dito sa medyo maganda-gandang daan. Kahit paano, nakabawi-bawi naman tayo, no? Sana mga 3:30 ay nandun na kami sa Alin para at least makatawid kami. Bago masana mag alas 8, nandun na kami para at least makabiyahe pa ng konti, papalapit-lapit ng konti sa Bicol, sa Albay mga boss. At doon na rin kami magpapagabi, mamaya sa Albay siguro, mag-aanap na lang kami doon ng mga lodge. Doon na lang kami matutulog. Tapos bukas na ng umaga, kami tutuloy papuntang Laguna. Kasi antok na ako mga boss, yung mata ko hindi ko na maintindihan kung ma-half day ba dahil sa Alikabok o ma-half day dahil puyat. Yun, siyempre tayo ang nagmamaneho, kailangan nating makapagpahinga ng ayos mga boss, no? Yun, unat-unat muna, saglit. 1 hour later. Yun mga boss, no? Ang ganda ng view dito. Ayun, no? Ganda ng lugar nila dito mga boss. Parang isla yung dyan, eh, no? Tapos ang linaw ng dagat mga boss. Tapos meron pang isang isla doon mga boss, oh. Ayun, no? Nasa gitna, maliit na maliit. Tingnan mo yung mga bata mga boss, yun, eh. Yun, oh. Dito maganda mag-vlog mga boss. Sigurado maraming ano dito. Maraming isda dito. Ito maganda mang huli. Tapos i-vlog mo. You know. Ganda ng lugar nila. Banak ata yan. Batuhin natin. Sana yan. Ay, nababatuhin na. Dito masarap mamana, mga boss. Dito maganda mamana. Lalo sa gabi. Yun, sigurado mabato yan dyan, eh. Pagka may mga ganyan, mga boss, tandaan nyo, yung ano nyan, mababato.
yung dagat. Gina ulit mga boss, at tapos na ulit tayo nagpahinga, kunting oras lang. At least makapagpahinga lang tayo konti, no? At makapagpahinga rin yung ating gulong. Walang problema sa ating makina mga boss dahil payag yan kahit hanggang buong maghapon, gumagana. Sa gulong lang tayo nag-aalala mga boss kasi umiinit yung gulong natin, eh, no? Pagka umiinit, baka lumambot. Yun, bakbak na ulit mga boss! Ayan mga boss, no? Malapit na kami dito sa Kalbayog mga boss. Nadaanan namin dito, may pasyalan pala dito mga boss, no? Siguro kung malapit ito sa Maynila, dayuhin to ng mga taga sa atin, no? Ayan, no? Parang kung sa atin to mga boss, parang kamay ni Jesus, no? Pero mayroon siyang katambal, ayan, no? Si Mama Mary. Ayan, tinan nyo mga boss. Ayan mga boss, oh. Ayan si Mama Mary, tapos ito si ano, yan si Papa Jesus, ano yan, medyo maalog lang mga boss kasi ginumin ko, ano. Tapos dun yung daan mga boss, dun paakyat papunta ron. Hindi na tayo makyat mga boss kasi ano, medyo nagmamadalay rin tayo. Huminto lang tayo saglit para mapictura natin at saka mabidyuhan natin saglit, eh, no? Yan, no? Siguro mga boss kung ano to, nasa mga bandang Batangas or Quezon lang to. Maraming magra-rides dito, eh, no? At baka magiging dayuhin to ng mga riders. Yan. Yung mga ganyan. Yung mga gustong-gusto ng riders, eh. Tapos maglalagay sila ng mga kainan dyan, mga kainan, tapos yung mga bulaklak-bulaklak siguro kung ano paano nila ipapa-improve yan. Yan, napakaganda yan, pwede nilang gawing tourist spot yan. Yan, kung sa Maynila yan, dayuhin yan. Yan, yun na mga boss, at alis na rin tayo. Binidyuhan lang natin saglit para at least may kuha rin tayo, no? Dahil nung nakaraan dumaan tayo dito, wala tayong kuha kasi sobrang lakas ng ulan. Ngayon medyo tumila. Yan, kuha na natin para at least may kuha tayo. Yan mga boss. 2,000 years later. Yan mga boss. Nandito na tayo sana mga boss sa Alin. Sasakay na tayo dyan. Yan. Ayan, si click ko. Ano tayo mga boss? Antayin na lang tayo ng ano. Tawagin tayo para makasakay. Kanina pa kami na dito mga boss, mga 3:45 siguro, 3:45. Kaso lang hindi kami nakahabol dun sa last trip. Nantay pa namin ito na dumating. Kaya siguro makakatawid tayo dun sa matlog mga boss, ayan, no? Mga alas 8 na siguro or mga alas 9, mga ganun na siguro mga boss kasi hindi natin nakuha yung oras na dapat, ay alas 3 nandito tayo, dapat nakasakay tayo dun sa unang umalis, dapat ay nandun na tayo mamaya mga alas 7 pa lang yun, kaya pero okay lang yan mga boss, no? Papunta pa rin naman tayo dun, aga pa rin tayo makakasakay, hindi tayo gagabihin, no?
Yan, yan yung sasakyan natin mga boss, yan. Medyo maalon nga lang mga boss. Sobrang alon. Yan, tingnan nyo yung mga boss, yung... Tingnan nyo mga boss yung ano, yung barko, ayun kung kita. Pero sobrang ano niya, sobrang alon niya. Masyadong malikot yung pere, ano. Ayun. Ayan mga boss. Ayan ang unang dumating na barko, kaso parang ano, maliit tsaka medyo maalon. Parang medyo magalaw siya, para sumasayaw kaya walang gustong sumakay, no? Yan. At meron siyang kasabay ito, yung malaki. Yan yung pinapasukan ng sasakyan na yan. Yan. Malaki yan, hindi masyadong magalaw. Hindi masyadong naano ng alon. Ito kasi maiksi, kaya masyadong magalaw. Kaya yun, dun na lang nagpapasakay, no? Siguro kami mamaya, ayan mga motor namin. Kami mamaya siguro kami. Ayan o. Yan. Ganyan mga boss, no? Walang gustong sumakay dyan sa isa kasi maiksi at saka ano. Tingnan nyo mga boss, o. Tingnan nyo ang galaw niya, o. Hindi lang masyadong halata sa video pero masyadong ano yan, masyadong sobra siyang magalaw. Parang sumasayaw siya. Yan. Kaya doon na lang magpasakay, no? Doon na lang sila nagkarga ng mga sasakyan. Yun, alas 5 na mga boss, hindi pa tayo nakasakay, no? Siguro mga alas 6 na to, bago tayo makasakay. Pero dyan din tayo sasakay mga boss, sigurado yan. Yan yung mga motor na yan, dyan yan.